Good evening, good morning at magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin. No? So dito na naman po tayo. No? So gawa natin ng reaction video yung pagpunta, pagbisita ni Kuya Val dito kay Rina, mga kalingap. At ating napag-alaman na dito, no, sa mutsaring komento po, no, ang ating nalalaman dito dahil nga po sa nangyaring pagbisita at nabulaga sila, mga kalingap. At ito ay inaasahan ng iba na may mga iba-ibang komento, may ibang interpretasyon, no, mga kalingap. Pero pagdating dito ay dito, no, mismo sa upload ni Kuya Val ay ating mapapansin, mga kalingap. So ano po ba ang nangyari? So dito, no, role BTR, mga kalingap, mapalbas, no. So ito si Melanie at si Lolo Nestor ay kinuha ni Kuya Val para isama mismo dun sa bahay ni Tim Melanie, pero hindi nga napunta ron dahil nandun pala si Rina sa isang tutorial, no. So parang ang bilis ng pangyayari, mga kalingap, at nandun pala si Rina, no. So sa isang linggo daw ay dalawang beses, no. So ito po yung video, mga kalingap, makamalbas. Sa totoo lang, katapusan ng alis namin. Ngayong katapusan talaga. Ngayong very good. Ngayong katapusan talaga. Tatay, ba't umis tatay mo? Yung binabati yung tatay mo. Pwede mo yung drinks. Tay! Anak mo, oh! Umustahin mo ang anak mo! Sigura rin po niyan ay... Ano po, mga bata pati yung tatay mo. Napansin niyo? Ito ba, nabag ako? So dito, mga kalingap, mabalbas, so napansin natin dito, no, na si Kuya Val ay una at talagang nandun agad, no, si Melanie ay biniro pa niya, no, talaga hinawakan niya sa ulo, mga kalingap, at nandyan nga, no, at kasama sila ati Roda, si ati Edna na nandoon po, no, ano po ba ang sinabi nila, no. So una dito ay naging maayos naman, no, mga kalingap, mabalbas, wala pa si Rina rito, no. Dahil nga po, hindi natin napansin at andun pala sa taas, no. So, nag-tutor ay pinag-tuturan, no. So, dito po ay may mga opinion tayo rito na bakit, no. Napansin nyo ba, mga limang balbas, na si Lolo Nestor ay hindi man lang lumapit, no. At kung lumapit man, hindi man lang ito nagmano, no. Walang lalang tong anak niya, no. Dahil nga, hindi sila nakikita. Eh, si Lolo Nestor, ang alam natin na siya po ang nag-alaga dyan, no. Bakit naman ay parang hindi niya pinapansin, parang nagagalit o parang iba siya, dahil parang ano, 'di ba? May mga kahaka dito na bakit hindi mo ito pinapansin, dahil nanay tatay mo 'yan, eh, no? So dito, mga kalingap, ay nakitaan natin ng medyo langanin dito, mga kalingap, dahil may mga sinisisi siya rito, no? May mga sinasabi siya na below the belt, at nandun pa nga si Kuya Mel, no? Pinagsabihan niya rito na isa rin daw si Kuya Mel, at dito nga kay Kalingap, Kuya Val, no, mga kalingap, no. So nagpakita lang talaga ito si Melanie ng kawalang kahiyaan ba, or hindi natin siya mapipilit na mababash ng mga viewers, eh, dahil nga sa katayuan niya na parang wala at hindi siya, di ba, hindi siya kaaya-ayang or galangin, di ba, dahil siya mismo sa sarili niya, hindi niya ginagalang, no. Udo na may mga sinasabi siya rito na sila kunyang pounderan yung mga buwapanat. At ito po yung mga kalingap reactors, mga kalingap, at sinasabi dito niya, no, na pipila na, no, pipila na raw yung mga dati klase na pambabati ko sa kanya, mga kalingap, no. So sa atin naman ay wala naman sa anuman, mga kalimabalbas, no. So pakinggan natin yung sinasabi niya, no, para mabigyan natin ng panibagong reaction video, no. Ito po yung nagpupo sa Facebook. Ay, yung mga ano yan, mapungsa ko, kukuha yung mga roko. Yan nga, eh. Sabi na ako nagpupo. Hindi ko na nga binablog yan. At ako nagpo-post at dami ng mga nagre-react. Nalaman namin, dadal mo sa Manila. Sa totoo lang, katapusan ng alis namin. Ngayong katapusan talaga. Punang St. Luke. Very good. Ngayong katapusan talaga. Tatay, ba't umis tatay mo? Yung binabati tatay mo. Pwede mo yung soft drinks. Hindi po yan. Tay! Anak mo, oh! Yung sigura. Umustahin mo ang anak mo! Yung sigura rin po niyan ay, Ito po, mga bata pati yung tatay mo. Napansin nyo? Ito ba, nabag ako? Taray. Lain yan. Taas.
Natulungan? Hindi, na-dana. Siguro kay ano. Lalo na yan, si Kuya Miel, naku. Ano mga kaano niya sa akin, pinagsasabi. Wala lang may maganda-ganda lang sa social media ng mga pinagsasabi sa akin. Kaya pa, ang dami sumento, ganyan-ganyan. Kung hindi ako, Kuya Miel, sa mga sinasabi ninyo. Yan. Itindihin mo yung sinasabi ko, pabor sa'yo yun. Ano din, ganun din. Itindihin ko lang yung sinasabi. Pabor sa'yo. Tapos sasabi doon sa mga sasabi ko dito. Dating ko si Reyna sa Maynila. So, yun na nga mga kanilang babalbas. So, tuloy tayo, no? So, dito, pinapansin niya. Sino? No? Dito, si Reyna. Ay, parang kampante siya na okay lang naman si Reyna. Eh. Hindi siya nagugulat, mga kalinap, no? Pero deep inside sa iba, no? Mabalbas. Eh. Ito nga, no? Yung pag-tutor ba, eh, nakaka... Kung ito sasabihin natin, no? Mga kalinap na... naging maganda at maayos naman na yung kalagayan ni Reyna. Pero kung sasabi na susupalpal sa mga viewers at yung mga reactors na iba na nagsasabi na ano kaya ang nangyari, malimakbal ko sa hindi po, no? Dahil ito pa lang ay umpisa pa lang ilang linggo, dalawang linggo pa lang naman po, no? Bago or di ba nagbisita si Kuya Val, mga Kalingap. Ibig sabihin na sa produkto pa rin ng Kalingap yan yung nangyari sa kanya, no? Hindi yan nangyari dahil sa kay Melanie, no? At dito, pagdating sa sponsor na ito, may pasabog. Ayun na, yung pasabog nila, mabalbas. Ano naging pasabog? Nabisto na, ano? Pasabog nila, dadalhin pala sa Manila. Hindi natin sinabi dito na ito pala ay igagamot o gagamutin, no? So, mag-stay muna. Pero, siguro, baka, no? May mga pasaring na rin sila na may pera na daw, no? Ang sponsor. At sa wakas, yung mid na June, dapat ang check-up ni Reyna at magagamit na daw yung parang, di ba, yung 1 million na yan ay... ngayon magagamit sabi nila, no? So yun ang aabangan daw. Pero pagdating naman dito, no, mga Kalingap, ay si Ate Roda naman, no? Kasi nga si Ate Roda ay kung ating mapapansin, mga Kalingap, mayroon siyang sinasabi dito, no, kay siyempre ikaw ba naman eh hindi wala nang ginawa, no? Di ba wala ka namang ginawa at hindi mo naman sila inaano, bakit parang si Ate Roda pa ay may mali, no? May alam naman natin na hindi pa nga nakuha lahat. Ito yung regarding sa mga gamit na hindi na ibigay pa, mga Kalingap pa. Pero tingnan mo naman, no, yung sinasabi ni Ate Roda na kunin doon sa lighthouse, no, dito kay Kuya Val, nandun lahat ng gamit, no. So ibig sabihin parang, di ba, eh ngayon kung sinabi nga ni ay may mga tinatanong, no, dito, no, bakit si Ruinim at si itong si may mga sponsor kuno na siya ang may parang, di ba, bida-bida dito, eh paano nangyari, eh hindi nga naman siya ang sinasabi sponsor, no? Hindi naman siya yung pagay vlogger lang naman siya, di ba? Wala namang ambag sa lipunan to, di ba? Wala namang ambag kay Reyna to. May ambag siya daw ang treasurer, pero binawi naman yung pera. Saan yung pera, ha? Ah, katunayan may pera. Dapat kayo yung mga sponsor na to, mga Kalingap. Yung mga sinasabi niya, ito, si Ma'am ganito, si Japan Group, sabay yung mga group-group, no? Direktan nyo na, ibigay kami lani. Huwag na ipadaan sa exports person or ano ba yung anong tawag niyan sa inyo na nagla-live wala namang views, no? So yan, sana i-diretso niyo na lang kay Melanie. Huwag nang ipamamaya magagamit or di ba, di natin alam eh, pera yan eh. Sasabihin natin na may, kung may pera man ng sponsor, direkta na kay Melanie o kahit kay Reyna, di ba, sa kanila na mismo, hindi yung magpapunta pa sa mga iba-iba ng hindi naman buti sana kung Kalingap yan, di ba, eh mapagkatiwalaan eh yan, mukha pa lang hindi naman makapagtiwalaan eh, di ba? Tingnan mo naman yung mukha niyan. Talagang sasabihin natin mayroong ganto, may ganto, ay saya-saya, pero wala namang napapatunayan, di ba? Tapos ngayon sasabihin niya siya yung sasabing spokesperson nako. Ang sa dapat na nga mangyari diyan, mapupunta na lang kay Melanie lahat, no? May mga sponsor, sino ba nagli-recom siya? Mako, galing naman sa Kalingap 'yan, may mga sponsor na lang na ano lang kay Reyna. Eh syempre, di ba, wala na si Kuya Val, wala na si Kalingap, Rab. At nandoon na kay nanay niya, syempre, no? Kung ako pa, no, kay Melanie, huwag ka lang magpa, ano dyan, magpadala sa kanila. Dapat kunin mo na yung pera sa kanila, no? Mismong sponsor, papunta sa'yo, hindi yung dadaan pa sa spokesperson, no? Kaya treasurer nyo, no, diba? Kasi baka mamaya, malikom, makuha pa yun, kunwari, ipababahay, tapos yun na, maglaho na lang bigla, diba? Tingnan mo yung mga ibang sponsor dati, ganyan ang ginawa, no? Sila nagpapagamot, sila yung nagmamaniobra ngayon, anong nangyari, ha, mga Kalingap? So tuloy tayo dito,
Ayan. Ang bagso, yun ang mabigay. Kami ang sinisira. May narinig ka ba sa akin? May narinig sa akin. Bumalala yun doon. Nagatapit ako. Nasaan? Ang kaway ko dyan. Ano na lang ano? May kami susida pero... Ay, pag po yan, pag nag-tiktok, pinibig, no? At yung bag ko doon, pag yan daw? Tapos sabi ko, huwag na sana mag-ganyan-ganyan. Ang nagagalit ako dyan kay Kunyang, sa payang Kunyang na yan. Sino ka para husgahan ako? Sabi ko ay... Ay, totoo yung ano, yung lalo sa kanila sa kanila. Okay, pero hindi itatago. Sa iba itatago na may magpapamagyan sa pamilya. Sino nga po nagsabi noon? Wala po, di po yun. Wala po, ano yun. So, doon po sana po kami maano sa Las Piñas, doon kami sana ma-stay. Hanggang nagpapagamot po kay Rina para hindi na po mag, ano, mag-upin boarding house. Eh, ganun. Doon daw sa ano. Ay, ah, may ano kayo doon, relative sa Las Piñas? Opo, meron po. Si Tia Edis Palmer, meron po doon. Ibig sabihin, naka-ano na siya sa St. Luke's? Opo, na. Naka-schedule na po yun. Ay, nung 18-19 ano, po sana, yung 18-19 po. Ang sabi nung ano, fully book na daw po, hindi agad pag-apak na card. Pero ang sabi nung 1819, naka ano na yun. Sinong nagpapaiskay yun? Sinong nagpapaiskay yun? Yung ano, si, sino bagay yun? Yung sponsor ng 1M. Eh bakit si Rowan ay mga ganito? Hindi dapat, yung sponsor mo ng 1M, kahimi. Bakit si Rowan ay mga ganito? Dapat ikaw ang kontak mo. Dapat ikaw ako. Dapat walang report. No? Diba? Ayaw, Larry! Si Rowena, hindi mo kontak. May kontak din po ako kay Ma'am Rowena. May kontak din po ako kay Ma'am Rowena. Ano lang isang inang araw pa lang yata ako yung si Ma'am Rowena. Siya nag-update tayo. Siya may alam-alam. Hindi mo na ako nanonood na ma'am. Lahat ng plano. Basta may kasiraan na ako kay Kunyang, kay Mayora. Yan, mga nanggagala ito sa akin. No? At maganda po, mga limakbalbas ang naging punta ni Kuya Val, no? Pag regarding naman kay Rina, wala na pang problemahin natin dito, no? So naging biktima lang talaga si Melanie dito, no? Napaulit-ulit ang sinasabi na maraming nangwawakwak dito at pilit na talaga na i-briefing na masyado si Melanie dito, mga limakbalbas, no? So naging maayos lang siguro yung pag grabe, no? Dahil paniwala nila talaga, no? Na-brainwash talaga nila si Melanie, mga limakbalbas. So ganun pa man, eh, tignan natin hanggang saan itong mga to, no? Itong mga wakwak na to sa lipunan, mga kalingap na kung saan, ay sabi nila, ay magwawagay sila o magkakaroon sila ng itong mangyari man na maipagamot, mapabahayan. Kasi madalas nilang sinasabi, no? Pinapriority nilang pabahay, no? Tapos pagamot. Eh, yung pagamot nga, dapat ang nauna, wala hanggang ngayon, no? Sinasabi nila nung March pa, or isang taon na, mga kalingap, wala pa rin, di ba? Eh, ngayon, pinigay na nga kay Kalinga, ng kalingap, no? Binigay na kay Melanie, wala pa rin nangyari, di ba, mga kalimabalbas? So sasabi naman, wala ka ng kuda, tapos wala namang ambag, parang walang ambag, di ba? Kayo nga dyan, na bago pa lang, no, mga kalingap. Ito, mga baguhan lang ito, mga labidang-bida ngayon, no? So, pero wala namang mga viewers, no? Ang mga supporters nila, itali lang, no? So real talk yan, mga kalingap, no? So pagdating naman sa sinasabi na sila daw ang magpapagaling kay Rina, gumawa ng ito, dahil nga, ang alam natin na yung kalingap ay hindi na nagsusuporta ng bagay sa tuition, sa pag-aaral, di ba? Kasi kinuha na kay Mila, kasi alam natin na si Melanie nagagastos. Yung pala, sila pa rin pala, no? Sila din mismo, yung mga naghuhugot o kumukuha kay Melanie, di ba? Yun yung mga dating talagang ayaw, no? Gusto nila na sarilinin lang talaga, no? Gusto nila kaya kunwari na sa nanay naman tingnan mo nga yung nanay niya dati, di ba? Pinabayaan lang nila si Rina. Ang lolo ni Store dapat diyan. Ang sana nga, di ba? Mabigay na lang din sa magandang, di ba? Buhay. Andiyan, no? Andiyan si Lolo Nestor. Nandiyan si Rina. Oh, nandiyan si Melanie. Wag na yung sponsor. Hindi sana kasi dapat hindi na kayo magpa-public, di ba? Yung public pa videos pa ganyan, eh na
bistado tuloy kayo ngayon, di ba? Na kayo pala ang nasa likod. Oh. Sasabihin nyo na yun, wala namang ano. Yan, diba? kung anong sa akin yung mga yan. Okay, ganito. May kasirahan ng iPhone niya. Ay, mayroon. Kailangan na naman yung kasirahan ng Kalinga Pero we name. Ay, hindi ko alam na. Doon sa ibang reactor. Kami, ang daming ko rin ay. Ito si Kuya Mel, kung ano-ano rin sinasabi sa akin. Nasa si Kuya Bal. Isa rin niya. Kaya hindi na ako nanonood ng mga sa YouTube. Ayan, hindi na ako nanonood at nabibisit ako sa mga nagko-comment. Ayan, mukhang pera yan si Milan eh. Kaya gayaan, kinuha si Rin at mukhang pera yan. Kuha siya ng pera, demonyado. Kaya wag sila akong sabihan na mukhang pera ako. Kung mukhang pera ako noon ko pa kinuha pera niya ni Rina. Umpisa pa lang, nangialam na ako. Pero hindi nga ako napunta kay Rina kayo ko ng ganyang vlog-vlog na pinapakita sa video kayo ang gayaan. Bakit nga sobrang gulo ngayon? Ay, iwan po! Hindi ko alam. Mahilig pa lang kayo niya. Hindi nga na ako nagpo-comment na kayo ko ng ganyan. Hindi bang kalingap yung mga nagpo-comment? Hindi man kalingap yung mga nagpo-comment. Sabi ko, hindi kalingap yung mga nagpo-comment kay Rina. Kung ano, nababasa ko dun sa Facebook. Ang dami. Meron daw mga vlog na bagong ano, sikat na vlogger. Ewan ko po nun at wala pa akong alam niya sa sikat na vlogger. Pero bakit may pausin sila? Ewan ko po. Alam mo na mga kung saan na ano dyan. Tatlong, nabasa ko sa Facebook ay, tatlong vlog. Baka kayo. wala akong alam dyan sa sanong vlogger. Wala na kami dyan. Kaya mula nung anong yun eh. Yan kay Kunyang sa payas. Eh, kala nila ako ay ano-ano lang. Pasalamat sila at ako'y mabait. Wala lang sa akin. Hindi ako na nagpag-away sa iba at nagpag-away ka, may stress ka. Ay, talagang may stress kaya mula kayo din ako nagdaan sa mga ganyan. Panoorin mo lang vlog ko lang, walang iba. Eh, wag daw, isa ka pa kung gabal. Medyo, mahal na mahal kita sa vlog ko. Isa ka pa. Nang ay para mapabuti, kalagayan ng prinsesa, mapapahayam siya. Magiging maayos na dati, kinuha nyo lang, di ba? Ulit-ulit na lang tayo dito, pero pagdating sa mga ganyan, ginawa nyo lang talagang content si Rina eh. Wala naman kayong iba eh, at naro-araw ni si Rina, di ba? Kami naman siyempre, araw-arawin din namin kayo, di ba? Dahil nga, kalingap at underpass kalingap si Rina, mga limabalpas nyo. So, yun lang naman, no, mga kalingap dahil dito. At dinarasyon na natin na okay naman si Rina, walang problema sa ngayon, mga kalingap. So, yun, at update pa rin natin yan pag nag bigay sila ng update kay Rina mismo. Andiyan pa rin tayo, babantayin natin mga yan, no? Mga pangako nila ng saan, no? Pero sana, no, mga kalingap, maging mapanuri at talaga magising na si Melanie dito eh. Dapat rekta na, wag na yung nandiyan yung mga spokesperson na yan, no? Mga nagla-live kung ilang oras nagla-live, no? Wala namang mga viewers, no? So, yun at sana mapunta na lang sa inyo, no? Kay Melanie na ang lahat ng mga nag-sponsor, kay mismo kay Rina, at baka madali pa ng iba ng mga kalingap itong mga sinasabing wak-wak ng kalingap at mga talagang sumusul-sul sa kanya itong kay Rina mismo, mga balbas na kuno, sila ang supporters, no? So hanggang dito na lamang po sa mapagpalang araw po sa lahat, lalo sa ating ama na si Kuya Val at Edna kay Kalingap. Thank you, God bless, at bye-bye.